Good morning, what a happy morning. Hi guys, good morning. Coffee time. So, kumusta ang umaga ninyo guys? Ito, nakaugalian ko na ang sa umaga ay gumawa ng kape. Sabi nga nila, no coffee, no life. So, isa na ako doon. Okay? Ito ang pang-umpisa ko sa umaga, ang uminom ng mainit na kape. So, siya nga pala guys, ito ang gamit kong kapihan. Ang Keurig coffee maker. So, gawa na tayo ng kape guys. So, anyway, ito pala ang aking gamit na teacups. Ito ay ang French roast. Turn on ko na. Okay. Turn on na natin. Ayan. Sabi niya, it says here, ready to brew. Okay. Huh? Okay. I think it's stuck there. Okay. Yay! Come on! Uh-oh! Hindi gumagana, guys. Walang tumutulo. So, okay, guys. Try natin ulit. Okay, kung bibigyan ba tayo or gagana pa itong ating coffee maker. Bigyan mo na ako ng kape at gustong-gusto ko nang magkape. Mayroon siyang sound na dapat hindi ganito pag ginagamit ko. Dati, pag ginagamit ko, once na tinurn on ko na, walang ganitong sound. Naririnig nyo ba guys yung sound? Okay, listen. Ayan, weird. So, talagang ito lang ang kanyang binigay sa akin. Mas marami pa yung aking laway. Wala akong magagawa, guys, kung hindi mag-order ng bagong coffee maker. Ito, unexpected na expenses na tinatawag nila. Ito, aarangkada na naman si credit card. So, yan, titingin ako online, baka may bagong or may maganda silang deal. Okay, so tara na, mag-shopping online na tayo guys. One week later. So, ito guys, dumating na yung package, yung aking in-order online na coffee maker, ang Keurig. Ay, salamat. Nakakakape na rin ako. Okay, ito na. Bigat. Ayan. So, finally, dumating na rin. Okay. Ito ay bubuksan ko. So, first time ko talagang buksan ito. Kaya hindi ko pa alam kung anong... Siyempre, coffee maker ang laman nito na Keurig. Pero ibig kong sabihin kung paano gamitin. So, halina kayo, buksan na natin. Here's my coffee maker! So, bubuksan na natin. Itsura pa lang, oh. Nasa na. So, ito ang aking napili na Keurig coffee maker. Bakit kanyo? Siguro kita nyo naman na sa box.
Okay? Kita nyo, nakikita nyo na yung itsura niya sa box pa lang. Okay? Ito. Siyempre, mas maganda pag bubuksan natin all the way para makita natin talaga kung anong itsura na itsura ng ating coffee maker. Pasensya na kayo guys. Sobra akong excited na makita ito. Halos nagkakabulol-bulol na ako. Okay? Dati naman akong bulol-bulol talaga. Buyoy-buyoy. Okay, ito na yung mga kasama niya. Siguro instruction kung paano gamitin. Okay. So, ito siya. Oh, may measurement. Tanggalin natin yan para tayo may space rito. Siyempre ayaw kong mahulog. Mahulog din, nasira na, hindi pa nagagamit, nasira na. Ito. Ay, baka ko muna ito. Ilagay ko rito sa center para makita nyo. Ayaw po nga. Okay, so, ay! Well, gusto ko na magkape. Kaya buksan ko na. Tama na yung ano, suspense na yan. Jesus! Wow! Ang ganda! Gusto niyo ba yung kulay, guys? Di ba? Ang ganda? So, ito yung napili ko nung ako'y nag-order online. Hindi ko pinakita sa inyo dahil gusto kong surprisahin kayo. Kaya ko ito nagustuhan, kaya sasabihin ko na sa inyo, kasi, pero, bago yan pala, tignan natin ito kung anong gamit nito. Oh, ang cute! Oh, di ba? Oh, see? Ayan. Pwede rin siguro. Ayan. Baka pwede rin itong ano, pag maligo yung tabo. O, di ba? O, yun ang gano'n. Ang ganda ka ng siya. Ang ganda ng handle. O, social. O, di ba? Pero tingnan ko nga kung bakit may kasamang ganyan. Okay? So, ito. Okay, dito ilalagay yung ano, yung keycaps. Yan. Ito. Ano dito? Anong gamit nito? Ay, dito nga, oh. May butas dito. Mayroon din dito na ikukunik siya. Okay. So, ito guys, oh, tignan nyo. May butas rito. So, ito naman, ilalagay dito pala ito. Ito, oh. Yan. Okay. Ay, ang galing, social. Social ang kapihan ni tita. Okay. So, ito, bagong labas na product ng Keurig. Ito ang pinakabagong labas na coffee maker nila. Okay? So, lahat ng buttons nito ay nasa ibabaw. Yeah. Nasa ibabaw na lahat. Advanced na. Itong mga buttons niya nasa ibabaw. Tapos, siyempre, ito naman yung lalagyan ng water. Yan. So, dito natin ilalagay ang water. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Ito. Okay? Dito ilalagay ang water. Dito naman ilalagay yung mug or cup. Buksan na natin kasi ito kang gagamitin ko naman na. Pero gusto ko yung kulay. Ang ganda. Ayan. Prilagyan, tanggalin natin itong mga tape. Ayan. Para
gamit na. Ito naman may takip. Alam ko na. Siguro ito, ito guys ay para dito sa ay. Ito siya. Siguro ito ay para dyan. O, diba? Bongga. Pero ito, ano naman itong black? Ganyan? Ganyan? Ay, baka dito. Ayun! Ay, nako! Para dito pala. Dito. Yan. Tapos. Ay, hindi. Matutumba siya eh. Ba't ganun? Ay, ipupush ko down. Yan. But still. Hindi. Ay, saka na lang. Ay, dito pala! Oh, my, my! Ay, hindi din. Anong gamit nito? Ay, bahala na. Basta itabi ko muna yan. Madidiscovery ko din kung anong gamit nito. Okay? Siyempre, pag araw-araw kong gagamitin, madidiscovery ko din kung paano, kung anong mga gamit nito. Kaloka! Okay, pero excited ako, ha? Excited na ako. Yan. Ito guys, kukunin ko muna, sandali lang ha. Kukunin ko yung aking lumang kapihan or yung lumak mong Keurig. At titignan natin kung anong difference nila, kung ano yung pagkakaiba nila. Okay? Water pa to. Magigat. Okay. So ito yung aking lumang coffee maker na Keurig. Ang mga buttons nitong luma andito sa harap din pero dito sa side. Ito nakikita nyo? Can you see it guys? Ito ang mga buttons nitong luma kong Keurig andito sa side. Samantalang itong bago naman andito sa ibabaw. Ngayon, ang pagkakaiba nila ay itong luma para lang sa kape. Okay? Pwede lang akong gumawa rito ng kape. Samantalang itong bago ngayon, bali 3 in 1. Bakit 3 in 1? Kasi pwede akong maliban sa pwede ko nang gawing let's say pwede akong gumawa ng kape. Yun naman ang purpose nitong number one. Pwede akong gumawa ng kape. Yung pangalawa at pangatlo, pwede akong gumawa ng coffee latte at cappuccino. Ah, social, di ba? Coffee latte at cappuccino. So, tatlo ang pwede kong gawin dito sa bago ngayong Keurig coffee maker ko. Compare dito. Ngayon, sasabihin ko sa inyo guys kung magkano ang bili ko dito noong 2014. Ang bili ko dito is $150. Siyempre, plus tax. Hindi naman mawawala ang tax, di ba? Ito naman ay bago siya, di ba? Bagong labas. Pero, mas nakuha kong mas mura kaysa dito. Bakit kanyo? Kaya ko ito kinuha kasi papakita ko naman sa inyo dahil dito. Okay? Ano ba tawag doon? Subscription ba yun? Subscription? Ang tawag doon? Mga ganon. Okay? Bali, every 3 months nila ako padadalhan ng keycaps or I think pods ang tawag dito. Padadalhan nila ako every 3 months. So, bali sa isang taon, apat na beses. So, may subscription ako sa kanila ng 1 year. Kaya ko na rin kinuha ito, bali ang kuha ko rito is 109.
dollars. Of course, US dollars. Siyempre plus tax. Kung hindi ako kumuha ng subscription sa kanila, ang price nito ay $189.99. Kaya ko kinuha kasi ganun din. Nag-o-order naman ako or bumibili ako sa Costco ng K-Cups. Eh, parang yung 72 pieces na K-Cups sa Costco, parang $40 pag hindi siya naka-sale. Di mas nakamura ako rito. O diba, tapos nakuha ko pa ito ng 109 lang. Tapos 3-in-1 pa. O saan ka pa? So ito naman ay every 3 months nito, hindi ako sure kung magkano. Pero talagang mas nag-compute ako, talagang mas nakamura ako. Tignan natin. Ito naman ay ang tinatawag natin mix or assorted siya. Mayroon siyang Starbucks. Bali, apat yatang klase ito. Ito ang laman. Okay, so ganito. Pagdadalhan nila ako ng every 3 months. Pagdadalhan ako ng Keurig ng every 3 months ng ganitong klaseng K-Cups. Yan. Okay. So, every 3 months, padadalhan ako ng ganito. Apat na klaseng K-Cups. Yan. Sa bagay, hindi naman masisira agad. Okay? Kasi, hindi ko naman ito mauubos ng 3 months. Pero okay lang. Kasi maitatabi ko naman, pagkatapos ng isang taon ng subscription, pwede ko nang i-cancel. Basta na matapos ko lang yung 12 months. Kaya ko kinuha kasi gustong-gusto ko itong kunin ng price niyang 109. Kung hindi, wala akong subscription, 189 plus tax. So, nakita nyo ng pagkakaiba. Okay? Ito ay isa lang ang pwede kong gamitin dito sa luma kong coffee maker. Ang hot coffee lang. Hot coffee. Samantalang ito, may hot coffee na ako, pwede pa akong gumawa ng coffee latte at cappuccino. So, alin na kayo guys, try natin dahil excited na ako. Magkakape tayo ngayon. So, guys, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Excited ako. Okay. So, bago natin gamitin ang ating coffee maker na Keurig or kahit anything, basta bago, kailangan banlawan muna natin or hugasan. At siya nga pala guys, di ba kanina hindi ko ma-figure out kung anong gamit nito? Thank you Kaiser, dahil sa anak ko, sa tulong niya, na-figure out ko. Okay? Siya ang nagsabi at nagturo sa akin. Ito pala ay whisk. Parang ganito. Okay? Ito siya. Ilalagay pala natin dito. Okay? Ayan. Ayan. Dahil ito yung gamit ng pag gumawa kayo ng coffee latte at cappuccino. Ito ang magiging whisk niya para magkaroon siya ng, para magiging fluffy or yung bubbles. Yun yun. Okay? At siyempre, ayaw nating maalikabukan pag may laman ito, ito naman ang kanyang takip. Oh, yan. Oh, diba? Bongga. So, okay, i-rinse na natin or hugasan para masiguro, sigurado nating malinis bago nating gamitin. Okay, sabunin ko na rin. Okay. Yan. Lahat ng bago nagamit sa kusina, yung kinakailangang banlawan muna bago gamitin. Banlawan natin, guys. Para na rin sa ating kalusugan. Okay. So, kaya natin siya babanlawan or huhugasan kasi yung mga chemicals na kasama nito or dumikit na dito. Kaya saka syempre yung mga kamay na nahumawak na nito. Ayan. Tapos na, patuyuin muna bago natin ilagay sa coffee maker.
na natin ng water. Kasi gusto ko rin i-run muna yung coffee maker sa hot water. Okay? Para yung chemicals matanggal. So, lagyan ko na ng water. Siyempre, yung drinking water ang ilalagay natin. So, okay, so ito guys ay may water na. Turn on natin. Yan. Yan. Ito naman yung kanyang, kung gusto nyo ng coffee, ito siya. Kung gusto nyo naman gumawa ng coffee latte at cappuccino, ito naman yung button. Okay. Ano ba yon? Hahayaan ko muna siyang, i-run ko muna ng mga 2 cups. Okay? Kasi gusto ko rin ma-rinse yung loob para sa ating health, 'di ba? Para yung chemicals, okay? Para sa ating para sa aking safety at sa aking family, okay? Yan. Pagkatapos ma-rinse, gagawa na tayo ng kape. Dahil wala pa itong K-cups or pods sa loob, i-run muna natin. So, flip ko itong coffee, di ba? Prinis ko na. Tapos itong size ng mug, I think mga 8 ounces lang ito. So, 8 ounces. 8 ounces lang. Para hindi siya aapaw. Ngayon, kung malaki-laki naman yung mug ninyo, pwede nyong 8 ounces, ayan, 12 ounces, ayan, hanggang 12. Okay. So, ayan, guys, tumutulo na yung hot water. So, tapos na. Tapos ko nang i-run twice. So, nabanlawan na yung loob ng coffee maker. So, lalagyan na na. Gagawa na tayo ngayon ng kape. Ito na yung aking K-cups or yung pod. Isa lang. Kaya, pod. Okay. Na. Okay. Coffee. 10 ounces. And then, press the... Okay. Wow! Yay! May kape na tayo, guys! Ayan! Okay! Ito yung unang-unang kape na ginamit ko ang aking brand new Keurig coffee maker. See? Galing! Ang bango. Bango, guys. Siyempre, mainit. Okay? Sarap. Sarap. Matapang. So, hey guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin muli. Sa aking pag-unboxing ng aking brand new na Keurig coffee maker. Sa susunod naman, abangan ninyo at i-try natin kung paano tayo gagawa ng coffee latte at cappuccino sa ating Keurig coffee maker. Remember, sabi ko sa inyo kanina, ito ay 3 and 1. 3 and 1, parang love, o, di ba? Parang, I love you, ayun! Okay guys, maraming salamat!